kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroon po tayong tinatawag na apostolic tradition. Ang ibig sabihin nito ng ating paniniwala ay hindi lang galing kung kani-kanino, kung saan-saan, ngunit ito'y galing sa mga apostol ni Jesus. Ang mga apostol ay makasasalita tungkol kay Jesus at sa kanyang mga aral kasi sila ay mga saksi sa buhay, sa paghihirap, sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Naging kasama sila ni Jesus. Narinig nila ang mga aral at paliwanag ni Jesus. At pinili sila ni Jesus. Sila rin ay pinadala ni Jesus na ibahagi ang kanilang karanasan at ang mga aral niya sa kanila. Dalawa sa mga apostol ang ating ipinagdiriwang ngayong araw, si Felipe at si Santiago. Sila'y hindi lang nagpahayag tungkol kay Jesus, nag-alay din sila ng kanilang buhay para sa magandang Manila. Si Felipe ay namatay sa Turkey at si Santiago naman na anak ni Alfeo na maaring pinsan ni Jesus ay pinatay sa Jerusalem noong taon 62 AD. Sa ating pagbasa ngayon, sinasaksihan ni San Pablo ang apostolic tradition. Pinaalalahana ni San Pablo ang mga taga-Korinto na ang magandang balita na kanyang pinahayag ay pinanindigan dapat nila. Ang kanyang ibinigay sa kanila ay ang kanyang tinanggap. Hindi naman ang galing sa kanya ito. Tinanggap niya rin ito. At ano ba ang laman ng magandang balita? Walang iba, kundi ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pangyayaring ito'y naaayon sa plano ng Diyos. Ito'y nakasaad na sa banal na kasulatan. Nang ibig sabihin na ang unang ating lumang tipan.
Ang pangyayari ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nasaksihan ng marami. Si Jesus na muling nabuhay ay nagpakita kay Simon Pedro, sa mga apostol, sa higit na 500 na mga tao, at sa bandang huli kay Pablo mismo. Naranasan ni Pablo si Jesus na muling nabuhay nung siya'y naglalakbay patungong Damasco at doon nagkaroon siya ng pangitain. Doon siya nagbagong buhay. Sa sulat na ito ni Pablo, sinabi niya sa mga Kristiyano sa Korinto na ang pananampalataya nila ay totoo. Hindi lang ito gawa-gawa. Ito'y galing sa pagsasaksi ng mga apostol. Masasabi din nating ito tungkol sa ating pananampalataya. Ito rin ay galing sa mga apostol. Ang assurance natin dito ay ang ating mga obispo. Ang mga obispo natin ay kahalili ng mga apostol. Ang apostolic succession ay pinapatuloy hanggang sa ating panahon ngayon. Hindi lang basta-basta sino ang inoordinahan. Ang nag-oordin ay inoordinahan din ng isang galing sa inoordinahan ng mga apostol. Makikita natin na maliwanag itong apostolic succession na ito sa Santo Papa. Ang linya mula kay Pedro patungo kay Pope Francis ay klaro. Hindi ito napatid. Si Pope Francis ay ika-266 na Santo Papa, ika-265th successor ni St. Peter. Hindi lang sapat na galing sa mga apostol ang mga aral na tinatanggap natin. Ito ay dapat din natin na ipalaganap sa iba tulad ng ginawa ng mga apostol. Talagang isinabuhay nila ang utos ni Jesus at pinaalam sa buong mundo ang narinig nila tungkol sa Kanya. Hanggang ngayon, ibahagi din natin ito. So we are apostolic not only in the body of teachings that we have, but also in the apostolic zeal of spreading this good news as the apostles did. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.